In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik. Nasa ika-anim na yugto na po tayo, mga kapatid, sa ating binabasa ang Ebanghelyo ni Nicodemus. Itong si Nicodemus, mga kapatid, ay aking inuulit na ito'y nakapag-usap sa Panginoong Kristo about sa bautismo. Bago tayo magsimula, tayo magbigay ng panalangin sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu Santo. Amang Diyos, pagpalain nawa ninyo ang iyong lingkod ng aking pagpapahayag at sa mga makakarinig itong audio na ito na ng bawat sa'yo makaunawa at bigyan ng pagkapalang pagkain spiritual, physical man. Kapagat patawarin niyo po kami mga tao, tapos sapagkat nasa inyo lamang po ang kapurihan, kadakilahan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman sa nawa. Mga kapatid, tayo na po'y magpapatuloy sa ating gawain o sa ating pagpapahayag ang Ebanghelyo ni Nicodemus. Ika-anim na yugto. At ng umaga ng Sabado, nakapagpulong sila sa mga pari at mga Levita na silang lahat ay dapat tipunin pagkatapos ng araw ng Sabat. At pagkagising ng madaling araw, ang buong karamihan sa sinagoga ay nagsangguni sa kung anong kamatayan na papatayin siya. At nang nakaupo sa kapulungan, inutusan nila siyang dalhin na may labis na pagkagalit at nang buksan ang pintuan, hindi nila siya nasumpungan. Ang lahat ng mga tao ay sa takot at tagtaka ng labis na pagtataka sapagkat natagpuan nila ang mga tatak ng nabuklod at dahil kay Kiyapas ay may mga susi at hindi na sila naglakas loob na maglagay ng kamay sa mga nagsilta sa harap ni Pilato sa pagtatanggol kay Jesus. Kabanata 25. At habang sila ay nakaupo sa sinagoga at nagre-request tungkol kay Jose, ay dumating ang ilan sa mga bantay na hiniling nila kay Pilato na bantayan ang libingan ni Jesus. Baka ang kanyang mga alagad ay darating na magnakaw sa kanya. At inulat nila sa sinabi sa mga pinuno ng sinagoga at ng mga pari at mga Levita kung ano ang nangyari, kung paano at nagkaroon ng isang malaking lindol at nakita namin kung paano bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at igulong ang bato mula sa pintuan ng libingan. At naupo sa ibabaw nito at ang kanyang mukha ay parang kidlat at ang kanyang balahibo na parang niebe. At para sa takot kami ay naging patay at narinig namin isang tinig ng anghel na nagsasalita sa mga kababaihan na napunta sa libingan at sinabi, "Huwag kang matakot sapagkat ang nalalaman kong hinahanap mo si Jesus ay pinako sa krus. Wala sa rito. Siya ay bumangon tulad ng sinasabi niya. Halika at tignan ang lugar kung saan iniligay ang Panginoon." At sumaong kaagad at sabihin sa kanyang mga alagad na siya ay nabuhay na mula sa mga patay. At ang pauna sa iyo sa Galilea tulad ng sinabi niya sa iyo. Ang mga Hudyo ay nagsabi, "Sa sinong kababaihan ang kanyang sinasalita?" Sinabi ng mga sundalo, "Hindi namin alam kung sino ang mga kababaihan." Sinabi ng mga Hudyo, "Sa anong oras ito?" Sinabi ng mga gwardiya, "Sa hating gabi." Sinabi ng mga Hudyo, "At bakit hindi mo nila ito pinigil?" Sinabi ng mga gwardiya, "Kami ay naging patay mula sa takot sa anghel. Hindi umaasa ngayon na makita ang ilaw ng araw at paano na natin maiiwasan ang mga ito." Sinabi ng mga Hudyo, "Habang nabubuhay ang Panginoong Diyos, hindi kami naniniwala sa iyo." At sinabi ng mga bantay sa mga Hudyo, "Nakakita ka ng napakalaking mga tanda sa taong iyon at hindi ka naniwala? At paano maniniwala sa amin na ang Panginoon ay nabubuhay? Sapagkat mabuti na sinumpa mo na ang Panginoon Hesukristo ay nabubuhay." Muli sinabi ng mga bantay sa mga Hudyo, "Narinig namin sa mga isiniramo si Jose na humingi ng katawan ni Jesus sa bilangguan at tinatakan ito ng iyong singsing. At sa pagbukas na hindi mo siya nasangpungan, kung gayon, ibigay mo sa amin si Jose at bibigyan ka namin ni Hesukristo." At sinabi ng mga Hudyo, "Si Jose ay napunta sa Arimatea
ang kanyang sariling lungsod. Sinabi ng mga bantay sa mga Hudyo, at si Jesus, tulad ng ating narinig mula sa anghel, ay nasa Galilea. At ang mga Hudyo na nakarinig ng mga salitang ito ay nangatakot ng labis na nagsasabi, baka minsan marinig ang kasabihan na ito at lahat ay naniniwala kay Jesus. At ang mga Hudyo na nangapayo, nangagpayo sa kanilang sarili ay nagdala ng isang sapat na bilang ng mga pilak at ibibigay sa mga sundalo at sinabi, sabihin mo, habang kami ay natutulog, ang kanyang mga lagad ay dumating at ninakaw siya. At kung ito ay narinig ng gobernador, kami ay mahihikayat niya at gagawa ka ng ligtas. At ang mga sundalo na kumuha ng pera ay nagsabi, habang pinayuan sila ng mga Hudyo at ang kanilang sinabi ay kumalat sa lahat. Kabanata 26. At si Pines na isang saserdote, at si Adas na isang guro, at si Egyas na isang Levita na bumababa mula sa Galilea patungong Jerusalem ay inulat sa mga pinuno ng sinagoga at mga pari at mga Levita kung paano nila nakita si Jesus na nakaupo at ang kanyang mga alagad kasama niya sa Mount Olivet na kung tawagin ay Mambre o Malik. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, pumunta kayo sa buong mundo at ipahayag sa bawat nilalang ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. At sumasampalataya at bautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi naniniwala ay hahatulan. At ang mga tanda na ito ay sumunod, susunod sa mga naniniwala sa aking pangalan ay kanilang itataboy ang mga demonyo, magsasalita sila sa mga bagong wika, kukuha sila ng mga ahas, at kung nakainom sila ng anumang nakamamatay na bagay, hindi ito makakasakit sa kanila. Sila ay maglalagay ng mga kamay sa may sakit at sila ay magiging maayos. At habang nagsasalita si Jesus ay kanyang mga alagad, nakita namin siya nakataas sa langit. At ang mga saserdote at mga Levita at mga matatanda ay nagsasabi sa kanila, bigyan ang kaluwalhatian sa Diyos ng Israel at ibigay at ang kumpisal sa kanya. Kung narinig mo man o nakita mo ang mga bagay na iyon, inuugnay. Ang nagsagawa ng ulat ay nagsabi, buhay ang Panginoon Diyos ng aming mga magulang, ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Narinig at nakita namin. Sinabi ng mga Hudyo sa kanila, naparito ka ba para sabihin ito? O naparito ka ba upang manalangin sa Diyos? Sinabi nila, kami dumating upang magbigay ng panalangin sa Diyos. Sinabi ng mga matatanda at punong pari at mga Levita sa kanila, at kung naparito ka upang manalangin sa Diyos, bakit ka nagrereklamo sa buong bayan tungkol sa hangal na kwentong ito? At ang mga pinunong saserdote at si Adas na guro at si Egyas na Levita ay nagsasabi sa mga pinuno ng sinagoga at ng mga pari at mga Levita, kung ang mga salitang ito ay aming sinabi na nakita at narinig natin, ay magkakasala. Narito, kami ay nasa iyong harapan. Gawin mo sa amin alinsunod sa kung ano ang mabuti sa iyong mga mata. At sila ay kumuha ng batas at inayos ang mga ito upang iulat ang mga salita sa sinuman. At binigyan sila upang kumain at uminom at inilabas sa labas ng lungsod. Binigyan sila ng pilak at piraso at 3 lalaki na kasama nila na dapat silang magdala hanggang sa Galilea. Nung magkagayoy, nagpayo ang mga Hudyo sa kanilang sarili nang umahon ang mga lalaking iyon sa Galilea. At ang mga pinuno ng sinagoga ay nagsara at pinutol ang matinding galit na sinasabi, anong tanda na ito na nangyari sa Israel? At sinasabi ni na Anas at Caiphas, bakit ka nalulungkot? Dapat ba natin paniwalaan ng mga sundalo na isang anghel ng Panginoon ay bumaba mula sa langit at igulong ang bato mula sa pintuan ng libingan? Hindi, ngunit ang kanyang mga alagad ay nagbigay ng maraming ginto sa mga nagbabantay sa libingan at dinala si Jesus at tinuruan sila sa sasabihin ninyo na isang anghel ng Panginoon ay bumaba mula sa langit at igulong ang bato mula sa pintuan ng libingan. Hindi mo ba nalalaman ng labag sa batas ng mga Hudyo ang naniniwala sa mga dayuhan sa isang salita? Alam na ng mga
Ng mga ito rin ang tumanggap ng sapat na ginto mula sa amin ay sinasabi habang tinuturo namin sa kanila. Kabanata 27. At tumayo si Nicodemo. Tumayo sa gitna ng payo at nagsabi, "Tama ang sinabi mo. At hindi ba ang mga tao na bumaba mula sa Galilea na may takot sa Diyos? Mga taong may kapayapaan, napupuot ng isang kasinungalingan at muling ikikwento nila sa isang panunumpa kung paano nakita namin si Jesus na nakaupo sa bundok ng Mambre kasamang kanyang mga alagad at itinuro niya sila sa aming pakikinig at nakita nila siyang dinala sa langit? At walang nagtanong sa kanila kung paano siyang dinala sa langit. At tulad na ituturo sa atin ang pagsusulat ng banal na aklat, ang banal na Elias ay dinala din sa langit. At si Eliseus ay sumisigaw ng malakas na tinig at tinapo ni Elias ang kanyang panitikan kay Eliseus. At muling tinapo ni Eliseus ang balat ng tupa sa Jordan at nagtawid at napunta sa Jericho. At sinalubong siya ng mga anak ng mga propeta at sinabi kay Eliseus, "Nasaan ang iyong pangulong Elias?" At sinabi niya, "Siya'y dinala sa langit." At sinabi nila kay Eliseus, "Sinakyan siya ng isang espiritu at tinapon siya sa isa sa mga bundok. Ngunit sa halip ay dalhin natin ang ating mga batang lalaki at hahanapin siya." At hinihikayat nila si Eliseus at sumama siya sa kanila. At hinanap nila siya ng 3 araw at 3 gabi at hindi nila siya nasumpungan sapagkat siya ay nasa itaas. At ngayon, mga tao, pakinggan ako at padalhan tayo sa buong Israel at tignan kung baka si Jesus ay maaring madala sa isang lugar o iba pa at itapon sa isang bundok. At ang sinabi na iyon ay nalulugod sa lahat at nagsugo sila sa lahat ng mga bundok ng Israel upang hanapin si Jesus at hindi nila siya nasumpungan. Datapat nasumpungan nila si Jose na taga Arimatea at walang nangas na hawakan siya. At inulat nila ang mga matatanda at mga pare at mga Levita. Kami lumibot sa lahat ng mga bundok ng Israel at hindi namin nasumpungan si Jesus. Ngunit tatagpuan namin si Jose sa Arimatea. Mga kapatid, tayo muling hihinto dito sa ating pagpapahayag dito sa 6 na yugto at magkakaroon po tayo ng 7 yugto. Nawa ang bawat sa makaring to ay makaunawa at bigyan biyaya ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sa nawa't sa nawa. At sa nawa.